What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. At for today's video nga ay tuturuan ko kayo kung paano ba ako mag-culture ng infusoira na pinapakain ko nga sa mga fry ko dito ng mga danios, mollies, goldfish, tsaka mga betta. So napakaganda niya kung meron kayo sa bahay kasi unlimited na pakain siya plus mataas siya sa protein tapos wala pa kayong gagastosin pag nag-culture kayo ng mga microorganisms or ng infusoira na to. Unlike sa BBS na bibili ka pa na nasa isang ganitong lalagyan, nasa worth 150 pesos. Tapos minsan, pahirapan pa kung makapagpapisa ng BBS. Bago tayo magsimula ay huwag kakalimutang i-like tong video na to. At kung hindi ka pa nga nakapag-subscribe, yes, ikaw. Ay, mas okay kung mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung kauna-unahang bell para ma-notify ka palagi pag meron akong bagong upload na video dito. Kaya naman, simulan natin yung paggawa ng infusoira. Ayan, so sa pag-culture nga guys ng infusoira ay kailangan natin ng lalagyan. So mas okay kung transparent yung gagamitin nyo para pag okay na after 3 to 4 days, once na inilawan nyo yung plastic na to, is makikita nyo yung infusoira sa loob. So, ito nga yung gamit ko dito. Itong gamit na lalagyan ng tubig. Tapos yung iba naman ay mga ganyan, mga pinaglagyan ng stick. Oh. Tapos, syempre kailangan natin ng tuyong dahon ng saging. Tapos, tubig na galing mismo sa mga aquarium natin or sa mga tank ng mga isda natin. So, yun yung ilalagay natin dito. Ayun, so dito nga tayo kukuha ng tubig sa isang lalagyan ko dito ng mga guppies ko. Ayun, lalagyan ko lang muna siya ng salaan para hindi sumama yung mga isda ko. Yung mga fry ng isda ko. So, mas okay itong medyo mag-green-green. Oops. Pasok yung mga fry. Yeah. Easy lang natin. So, mas mabilis kasing makapag-culture ng infusoira pag yung tubig na gamit natin is yung galing mismo sa mga tank ng mga isda natin. Kasi meron na yung infusoira, kaso nga lang kakaunti lang. So, ang kailangan lang natin gawin is mas padamihin yung infusoira. Ayan, so okay na nga ito. Lalagyan na natin dun sa ano natin. Ayan. So, lagay na natin. So, ako dito, pinupuno ko talaga siya na punong-puno. Para sulit yung ano natin, pag-culture. Ayan. So, okay na yan. Mabawasan pala natin gawa nung maglalagay pa nga pala tayo nito. Ayan. So, next na natin na lagyan ay ito na. So, ginagawa ko, binubuhol ko lang to. Ginaganan ko lang siya. So guys, binubuhol ko lang siya, yung dahon ng saging. So parang ganito, para na siyang bola, para na siya nakatali. Tapos, sunod natin gagawin na ilalagay na natin siya sa may container na merong tubig. Ayan. Tapos, sa kanya na lang siya dagdagan ng tubig pag nailagay nyo na yung dahon ng saging. Tapos, ayan, hindi pa tayo tapos kasi
napaka-importante na lalagyan nyo siya ng takip katulad nito. Kasi once na hindi natin yan nilagyan ng takip, pangingitlogan niya ng mga lamok. Tapos yung pag hindi nyo agad na-check yung itlog once na napisayan dito, so yung mga kitikiti nga, sila yung kakain ng infusoria natin. So walang matitira sa infusoria natin once na nagkaroon niya ng kitikiti. So sayang lang yung pag-aantay natin. Ayan, so pwede rin kayong gumamit ng plastic. Tapos yun yung ibalot nyo sa kinoculture nyo na infusoria para hindi makakapasok yung mga lamok. Ayan. So napakadali lang guys mag-culture ng infusoria. Tapos wait lang tayo ng 3 to 4 days. Tapos once na inilawan mo yan, may makikita ka ng mga gumagalaw-galaw na maliliit na parang mga parang gabok. So pag meron na, pwede nyo nang ibigay yun na paunti-unti sa mga fry nyo ng danyos nyo. So napaka-bilis nyo makapagpalaki ng fry kasi mataas nga siya sa protein. Ayun, so katulad nga nito, ipapasilip ko sa inyo yung mga infusoria kung ano yung itsura talaga nila. So gagawin nyo lang is kailangan nyo ng may ilaw or cellphone flashlight. Ayan. So ayan po yung mga infusoria. Yung mga maliliit na yan na gumagalaw. So yan yung ipapakain natin sa mga fry natin. Pag dumami na yung mga infusoria natin. So, unlimited yan. Pwede nyo yung ibigay. Unlimited sa mga fry nyo. Ayan o, sobrang dami niya. Sobrang dami niya. Ito din. Tapos, yun. Pag naubos na nga yung tubig, ang gagawin nyo lang ulit ay kukuha lang kayo sa mga tank nyo ng tubig. Tapos, yun lang din ulit yung ilalagay nyo. Tapos, pag kakaunti na, so wait nyo na lang din ulit na dumami sila. Tapos, pag bulok na yung dahon, is palitan nyo na lang ulit ng panibagong dahon ng saging para magkaroon ulit ng infusoria or hindi sila mamamatay. So, ganun lang yung ginagawa ko dito once na nagsandok na ako na nagsandok dito ng tubig tapos na wala na siya ng tubig. Ang ginagawa ko lang ay nakuha ulit ako dito sa tank ng mga isda ko. At yun na lang ulit yung nilalagay ko. So ganun lang kadali. Tapos ayun guys, mas okay kung madami kayong may mga backup kayong culture para hindi kayo mauubusan nito. Ayun. Ito. Pinapadami ko siya ulit kasi kakaunti na lang yung infusoria niya. Tapos ayun nga, kanina nakapag-breed na ulit ako ng mga pink tsaka green danyos ko. So ito yung green ng yung ano, pinaglagyan ko ng green. Ito yung itlog ng mga green danyos ko. Tapos ito naman yung mga pink. Tapos dito naman sa planggana ay yung mga fry ng mga goldfish namin. Ayan, sobrang dami rin nila. Tapos infusoria lang din yung pinapakain ko sa kanila. Once na nagsimula na sila mag free swim, nilalagyan ko na agad sila ng infusoria. So hindi na ako namomorblema dito ng pakain ko. Kasi dati hirap na hirap ako magpapisa ng BBS. Kaya ngayon nag-culture na lang ako ng nag-culture ng mga infusoria. Tapos ayun, FYI lang pala sa mga masiselan dyan. So, since nga yung ganitong pagkukulture is pinabubulok natin yung dahon ng saging sa tubig na galing mismo sa tank. So, magkakaroon talaga siya ng amoy. So, medyo mabaho siya. Pero, kung hindi dahil sa mabahong to is hindi ko mapapalaki na maayos yung mga fry ko dito ng mga danyos, mga guppy, tsaka mga goldfish. So, ito yung dahilan kung bakit napalaki ko ng maayos yung mga
fry ko dito. Ayun, so tatakpan ko na nga. Baka makalimutan ko at makapangitlog pa yung lamok. Tapos, ito naman yung unang kauna-unahan kong culture sana ng Infosoyra. Na hindi ko na nga naano kasi pinangitlogan na siya ng lamok. So, inayaan ko na lang. Tapos, yung mga lamok nga dito, yung mga kitikiti nga dito ay pinapakain ko na lang siya sa mga isda ko. Kasi so, madami pa siyang itlog ng lamok. Ayun. Tapos, compare pala dito guys sa balat ng saging. So, mas maganda yung dahon ng saging pag dahon ng saging na gagamitin unlike sa balat. Kasi sa balat, sobrang baho niya. Unlike sa dahon na hindi sobrang baho. Tsaka, mas mabilis magkaroon ng infusoira sa dahon ng saging kesa sa balat ng hinog na saging. At ayun, hanggang dito na nga lang yung vlog natin at I hope na nag-enjoy kayo at meron kayong nakuhang konting idea. Ayun, at kung meron nga kayong mga tanong ay comment na lang kayo sa baba kasi binabasa at nare-replyin ko naman yan. At huwag na rin kalimutang i-like tong video na to at mag-subscribe ka nga kung hindi ka pa nakakapag-subscribe para ma-notify ka palagi pag meron akong bagong upload na video dito. At kung may free time kayo ay pa-share na din ang videos ko. Ayun, malaking tulong po yun. See you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping.